Magandang umaga po sa ating lahat sa alam sa kaluluwa ng ating kapatid na si Peregrina Ambulo. Ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mula sa Kabanata 3, talata 1 hanggang 5 at 7. Ngunit ang mga natuwid ay nasa kamay ng Diyos, at hindi sila makakaranas ng kamuntimang pahirap. Ang pangalawang pagbasa ay mula sa pahayag kay Juan. Mula sa Kabanata 7, talata 9 hanggang 12. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao, hindi kayang nilangang ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono. Sa mga may asawa diyan, kailan po ninyo huling sinabihan yung mga asawa niyo na mahal na sila? Kagabi. Yung iba, pala, nakakahiya. Ang tatanda na namin, ang dami namin anak, may mga makamit ang sasabihin ko, sweetheart, I love you. Nakakahiya. Diba? Nakakahiya, father. Pero, kapag mag-aaway, magbabatuhan pa ng kasirola yan, plato, kahit kutsilyo, magmumurahan sa labas ng daan, hindi naman nahihiya. Pero yung magsabi ng I love you, sweetheart, nakakahiya. Pero pag mag-away, hindi naman nakakahiya. Yeah? Kahit sa mga anak, kailan nyo huling sinabihan yung mga nanay at tatay nyo na mahal nyo sila? Mga anak daw. Padyak nakakahiya eh. Diba? Pero makapagdabog sa nanay at tatay yan. Makapagsumbat sa mga nanay at tatay. Ako lang naman. Hindi naman nahihiya. No? Hindi nahihiya. Pero magsabi ng nanay, tatay, mahal na mo kayo, nakakahiya. Kailan nyo huling pinatawad yung kaibigan nyo na nakagawa ng kasalanan sa inyo? Napatawad nyo na ba yung kapitbahay nyo na nangkikismis sa inyo? Yun bang makikita mo pa lang yung anino niya dito sa kalsada eh, maghahanap ka na ng ibang daan para hindi lang kayo magkasalubong. Napatawad niyo ba yung mga best friend niyo na umagaw ng mga jowa niyo? Napatawad niyo na ba? Now, kung hindi niyo man nagagawa ito, naiintindihan ko po kayo kung bakit tayo takot mamatay. Kasi, napakahinangan ng buhay. Ang hirap mo pang pagsabihan yung asawa mo na mahal mo. Napakahinangan ng buhay. Napakahirap pa natin sabihin sa mga magulang natin na mahal natin sila. Napakahinangan ng buhay. Ayaw pa natin magpatawad. Kasi, natatakot tayong mamatay dahil sa pagharap natin sa Diyos. At kapag tayo isinulit ng Diyos, anong ginawa mo sa mundo? Natatakot tayong malaman niya
na yung papaunting buhay na ipinahirap niya sa atin ay hindi pa natin iginugol sa pagmamahal. Hindi pa natin iginugol sa pagpapatawad. Kundi sa napaka-clean na buhay na ipinahiram ng Diyos sa atin, iginugol pa natin sa pagsaselos, iginugol pa natin sa galit, iginugol pa natin sa inggit at paninira sa ating kapwa. Ito yung dahilan kung bakit tayo takot mamatay. Now, dahil nagtaas kayo ng mga kamay na hindi tayo takot mamatay, naniniwala ako na yung mga sinasabi ko ay ginagawa ninyo. Kasi hindi kayo takot mamatay. Hindi kayo takot humarap sa Diyos. At ito'y napakagandang pagpapakita ng pananampalataya. Sa kamatayan, sabi niya, walang exception. Mapating angel ka man, nasa kalakasan ka, at kahit sa paglubog, kahit na nasa sinapupunan ka, pwede kang kunin ang kamatayan. Sa panahon po natin ngayon, napaka-predictable na ng buhay. Lalabas ka lang ng bahay, hindi mo alam kung makakabalik ka pa. Lalabas ka lang ng bahay, kapag gumanon ka lang ng unti sa paligid, COVID ka na. Dadala ka na sa iba. At kung mamalas-malas pa, may diretso ka ng botolan. Cremation. Kaya sa totoo lang po, napakaswerte ng mga pamilya na nakikitang buo yung kanilang namayapang mahal sa buhay. Sa totoo lang. Napakaswerte. Sa panahon po ngayon, ha? Napakaswerte ng pamilya na buo yung kanilang namayapang mahal sa buhay. Kasi ilan na po yung naibibing kong suspected COVID. Na yung namatayan ka na, pagbibintangan ka pa, na COVID ka. Alam niyo po yung hinain nung mga pamilya. May sakit ito eh. Diba? May sakit sa puso ito, inatake. Inatake ito habang naliligo, nagagap lang yung ulo. Pero, anong nangyari? Alam niyo po sa amin, sa San Narciso, yung kapitbahay po namin, may pneumonia. Dahil lang sa kagustuhan ng pamilya na makita yung kanilang mahal sa buhay, kahit gaano yung hirap niya, hindi nila itinakbo sa ospital. Dahil automatic, sunog ka. Kaya yung kaisipan pa natin noon, na kapag yung isang tao may sakit at idinilamo ng ospital, yung isip natin doon na gagaling yan kasi nilagay sa ospital. Diba na? Mas matamis pa sa pamilya na makitang nahihirapan yung may sakit kaysa isala sa ospital. See? Tapos ikikremate ka lang sa krematorium ng mga hayop. Nasaan ang dangal ng tao? Kaya nga, sa panahon po ngayon, kapag mamatayan ka, lalo kapag pinagsuspetyahan ka ng COVID, tripling sakit yung mararamdaman natin. Okay? Kaya sabi ko nga, napakaswerte ng pamilya na makasama pa nila ng ilang araw yung kanilang namayapang mahal sa buhay. Ang mamatayan ay talagang sobrang sakit. Hindi na po natin siya makakapili. Ang mamatayan ay nakakapanghinayang. Masakit, malungkot,
nakakapanghinayang. Pero ang mamatayan ay masaya. Hey, Father, bakit masaya na matayan na naman? Masaya dahil alam mo natin na si Nanay Peregrina ay wala ng sakit. Masaya dahil alam natin na si Nanay Peregrina ay hindi na makakaramdam ng anumang problema. Masaya dahil alam natin na si Nanay Peregrina ay kasama na ng ating Panginoong Diyos. Masakit man, nakakalungkot man, nakakapanghinayang man, pero masaya. Dahil alam natin na si Nanay Peregrina ay nagpapahinga na sa piling ng ating amang masalangan. Well, lagi po natin tatandaan, ang ating Panginoong Jesucristo rin ay namatay tulad ni Nanay Peregrina. Okay? Pero sa ikatlong araw, si Jesus ay muling nabuhay bilang patotoo na hindi lamang sa salitang kamatayan nagtatapos ang buhay ng isang mananampalataya Kristiyano. Mayroong buhay na walang hanggan. Eh sabi ko nga po, nakakalungkot, napakasakit, nakakapanghinayang, pero masaya. Dahil alam natin na si Nanay Peregrina ay nagpapahinga na sa piling ng ating amang nasa lupa. At nandirito po tayo sa konteksto ng banal na Eukaristiya. Eukaristiya ang ibig sabihin pasasalamat. Okay? Pasasalamat sa Diyos dahil ipinagkalaw po niya sa atin si Nanay Peregrina ng 83 taon. Baka yung kalahati niyan hindi po ko ba maabot. Napakalaking bonus na po niyan. 83 taon. At marapat lamang po natin itong ipagpasalamat sa Diyos. Dahil ipinahiram niya sa atin si Nanay Peregrina ng halos ilang dekada. Masakit man, nakakalungkot man, nakakapanghinayang man ang mamatayan, pero masaya. Dahil alam natin na si Nanay Peregrina ay masaya na sa piling ng ating Ama. Muli, ang ating pong simbahan, ang kanyang pong buong konseho parokyal at ang kanyang buong kongregasyon ay taus-puso pong nakikiramay at nakikisimpatya sa pagkawala ng inyong pong ilaw ng tahanan. Sa nangungulilang pamilya, tanggapin niyo po ang aming taus-puso pong pakikiramay. At kasama niyo po ang simbahan sa patuloy po na pananalangin sa kaluluwa ni Nanay Peregrina. Idalangin po natin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat, sambahin ang ngalan mo. Sumapit nawa ang baharyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa gaya rin sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya rin ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kami itulog sa mga pagsubok, kundi iadya mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Haleluya! Si Kristo ang ating nakapagligtas at nagpapasakit para sa atin. Kaya't ipagpatuloy natin ang pagsasagawa ng pag-aalaala. Haleluya! Sa pagpagitan ng
iyong anak na sa Hesus Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kaya manalangin po tayo mga kapatid upang ang ating tunghangin ay pagnumarapat sa Diyos amang makapangyarihan. Sumikat na ako sa kanya ang wala katapos ang liwanag. Sa araw ng pangangatal, o Panginoon, iligtas mo siya sa pamatayang walang hanggan. Sa araw na kung kailan mayayalig ang langit, ang kalupaan, at kung kailan mo hahatulan sa pamamagitan ng mapuyag sa libutan. Panginoon, maawa ko sa kanya. Panginoon, sa pinto ng kaparusahan. Mahiwalay-nawad siya sa kapayapaan. Panginoon, sa pamamagitan ng habag ng Diyos, ay mahiwalay-nawad siya sa kapayapaan sa ngalan mo, ng anak at ng Espiritu. Dito po nagtatapos ang ating pumili sa BPM para sa ating mahal sa buhay na namayapa niya na sinayon niya. Ilan na mga kapatid.